Naririnig niyo ba yun? Ang alin? Parang may humihingi ng tulong. Ha? Hindi mo ba talaga naririnig? Wala. Wala akong naririnig. Baka gutom lang yan. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Wala kasi si nanay. Walang maghahanda para sa amin. Alam mo, libre kita. Total, hindi pa rin naman ako nag-aalmusal eh. Hindi kasi marunong magluto ang ina ko. Hindi, okay lang. Punta pa ako sa palengke. Hahanapin ko sila doon. Baka sakali kasi nandun sila eh. Mas mahirap paghanap kung walang laman ang tiyan mo. Halika, samahan na kita. Nagdududa na si Diana sa mga pinaggagawa mo. Mag-ingat ka naman, bossing. Muntik na tayo kagabi, ah. Malakas talagang pangamoy ng babaeng yun. At malamang maamoy niya na rin na alam na natin kung sino ang takda. Di bali. Marami pa tayong oras para malaman ang kahinaan ng takda. Mukhang marami pa nga tayong oras. Nakuha niyo pa mag-exercise eh. Para nasa kondisyon ako, kapag oras na para mapatay ko siya. Kondisyon ko, anak ko. Sinasabi ko ba? Bossing, sabi ko, ang ganda ng biceps mo. Konti na lang. Kuha mo. Sa kondisyon ka nga. Yung left pa, bossing. Yan. Perfect. Gutom na ako. Eto na po. Ano yan? Goto. Hindi ako kumakain yan. Eh, yan ang nakayanan ng pera ko. Nilibre ko pa kasi si Josephine. Bakit mo nilibre kung wala ka ng pera? Dahil kaibigan ko po siya. Ilang beses niya rin ginawa sa akin to. O, eh, nakita niyo naman ba yung mga magulang niya? Hindi nga eh. Ayoko niyan. Ano naman ang kakainin natin mamaya? Hindi ko nga alam eh. Mahirap talaga dito, ina. Dahil bawat kilos mo, gastos. Kaya, kailangan mo magtrabaho. Bakit hindi ka magtrabaho? Paano ko mahanap ang takda kung magtatrabaho ako? Kaya magtrabaho ka, kaya hindi. Hindi mo naman nahahanap ang takda, hindi ba? Hindi katulad ko. Nakita ko na yung mga pesting kumupkup sa takda. At yung kambing na sumira ng koronasyon mo. Rita! Rita! Yang mga yan. At nang makita na natin ang takda, gusto ko nang bumalik ng Kabanwa. Ayoko na rito. Hindi ko na kayang matagalan dito. Pakawalan mo na kami dito! Tumahimik ka! Muntik na kaming mapahamak ng dahil sa inyo? Kung nangyari yon, aabuhin ko kayo. Nasaan ang takda? People, I have an announcement to make. Kagabi, I've made a decision na isasara na natin ang opisinang ito. Anong mawawala ng trabaho? Isasara ko tong opisina na to dahil lilipat tayo sa mas malaking opisina!
hindi katulad dito kung pisina na mo. And also, people, listen. Gusto kong makilala ninyo ang ating bagong partner. Nandito siya ngayon, si Mr. Adonis Adorable. Ay, sir! Kailangan natin makatakas dito. Eh, paano? Kutsara tinidor tayo eh. Sa lahat naman ng ginawa sa atin, ito yung pinakakaiba. Huwag kang mag-alala, huling. Sigurado ako hinahanap pa tayo nila. Kung makakatakas lang sana si Bacchus. Bacchus! Bacchus! Huling, ikaw kasi tumawag. Ikaw sumisit. Hindi nga ako makasitsit eh. Ako na. Bacchus! Bacchus! Gamitin mong powers. Madali. Mag-focus ka! Isipin mo, pag hindi ka nakalabas dyan, kakainin ka na mag-ilang to! Sasahog ka nila sa goto! Congratulations, Adonis! Welcome aboard! Salamat. Now na. Well, hindi magiging possible kung hindi dahil kay Josephine, so... Loki, nasaan si Josephine? See? I'm telling you, she's late again. Calliope, gusto kong makausap yung artist mo. Nasaan siya? Artist? Si Mars? Oh. As of yesterday, he resigned. He's out. Bakit ngayon ka lang? Eh kasi po, inahanap ko yung mga magulang ko. Pagising ko, bigla na lang sila nawala eh. Eh, kaya ko lang naman ako pumasok dahil meron akong ito-turnover na kontrata. Baka hanapin kasi ni ma'am. Sandali. Ano nangyayari? Eh, lilipat na tayo ng opisina. Pinalilipit na ni Ma'am Calliope ang mga gamit natin. Paano si Mars? We can hire more competent and creative artists, Adonis. Lalo lang natin palalakihin ang ego ni Mars kung pababalikin ko siya dito. Pero gusto ko siya, Calliope. You know, one of the reasons why I want to work with you ay dahil sa kanya. Talented si Mars at may karapatan para sa ego niya. Kaya pabalikan mo siya. You're late. You're a good friend. Tawin mo na isa. Thanks, my friend. Oh, yahoo! I'm free. I'm free. Bago sumo, huwag kang maingay. Baka madinig ka ng lola mo. Mong yan talagang magiging sistema ngayon. E palitin muli kaya sarili mo. Palilitin ko sarili ko? E paano kayo bubuhatin? Ang bigat nyo, hindi ko kayo kaya, no? O ganito na lang. Mauna ka na lang at humingi ka na lang ng tulong, ha? Ox, you stay put, ha? Bilisan mo! Okay. Alaos. Sokab. Akala nyo, maiisahan nyo ako, ha? Ano sa tingin nyo? Natutulog talaga ako? At kahit na nakainom ako ng gayuma na pampatulog, sa lakas ng bulungan ninyo, magigising ako.
Anong gagawin mo? E di susundan ng kambing. Sige na, Mars. Alam mong Diyosa cannot stand without this company. At itong kumpanya cannot stand without Diyosa. Kaya tapusin niyo na itong mga petty differences ninyo. Ay nako, Adonis. This is not petty. Matagal lang issue ng family ni Mars ang ownership nito. Di ba totoo? Alam naman lahat ng tao na niloko niyo ang tatay ko. Mars! Kusang binigay ng tatay mo sa amin ang series ng Diyosa. Kaya kahit lumayas ka dito, hindi mo to pwedeng gamitin sa iba. Hindi mo to pwedeng pakinabangan. Hindi walang makikinabang. Tay mo. Uy, Blas! Mabuti bumalik ka na kagad. Ilang araw ka palang nawawala, ang dami nang nangyayari. Ano pong nangyari? Hinahanap kanina ni Josephine si Huling at si Myung. Nawawala. Ewan ko ba doon sa dalawang yun. Hindi naman ugali nun ng matagal umalis eh. Si Josephine? Naghahanap na eh, kanina pa. Kawawa naman eh. Sige. Tapos na. Pupull out now. Teka! Hindi pwede to. Maraming taong may disappoint. At saka, hindi nyo pa alam kung ano magiging impact sa mga tao kapag nawala ang Diyosa. Kung para sa inyo pera-pera lang to, eh para sa amin hindi. Dahil buhay namin to. Kasayahan, inspirasyon, pag-asa. At hindi ako papayag na mawawala lang ang lahat ng to nang dahil lang sa pinag-aagawan nyo kung sino may karapatan. Obligasyon nyo sa amin at utang nyo sa mga magulang nyo ang buhay ng Diyosa. At hindi ako papayag na matatapos na lang ang lahat ng to at mawawala na lang ng lahat ng bastang ganyan na lang. At saka, kahit ilang million pa iligay ni Mr. Adorable dito sa kumpanyang to, kung wala rin naman ang Diyosa, wala rin itong saysay. Tama si Joseph. Walang mapupuntahan ang away na ito. Calliope. I think apologies are in order. Ako? Bakit ako? I'm sorry. And? Makakabalik ka na sa trabaho mo. Sorry nga pala ulit, ha. Nalate kasi ako. Okay lang. Sa akin ka na nagtatrabaho ngayon at hindi na kakailang upis. Sir, salamat nga pala. Para sa? Para doon kay Mars. Hindi niyo alam kung gano'ng ka-importante po yun sa kanya. It's purely a business decision. Pag inulit pa niya, sa palagay ko, hindi ko matatolerate yan. Sabihin mo sa akin. Oh, nakita mo na. Sarado pa. Nasaan kayong dalawang yun? Wala pa din sila. Wala pa eh. Kasama ko nga kanina si Josephine sa palengke para hanapin sila kaso wala pa din eh, kaya pumasok na muna siya. Tayo mo, alam mo na. Pupunta ko si Josephine sa opisina niya. Ay, kararating mo lang ah. Tayo mo, importante to. Kulas, kung pupunta ka sa opisina, pwede ba akong sumabay? Medyo kailangan ko ng trabaho eh. Baka matulungan ako ni Josephine. Medyo mabigat kasi simula nang dumating si Ina. Yeah.
talagang ipinagbili ang Calliope yung kaluluwa niya sa Adonis na yan. Ito naman, parang nag-invest lang naman si Adonis, ha? Bumakaasta ka, alam mo siya, may-ari ng publishing na to, eh. Ayaw mo nun. At least nga, parang nawala na yung talim ng kuko ni Ma'am Calliope. Ito mga, nag-sorry pa nga yung tao sa'yo kanina. Believe ka naman sa Adonis na yan. Bakit? Mabait naman siya, eh. Bukod dun, perfect gentleman at gwapo pa. Tsaka wala naman siyang ginagawa sa akin, eh. Hindi tulad ng iba dyan. Pinariringgan mo ba ako? Naku! Ikaw? Parang hindi naman. Bakit? Hurt ka ba? Itong kapal mo talaga, ah. Ayun si Men, baka mamaya magasgasan yan. Kung gagasgasan mo din. Mait ni Sir Adonis. Sigurado ka na hindi kayo magsyota ni Josephine? Os, maniwala ako magkaibigan lang kayo. Bata pa lang kasi kami. Magkaibigan na kami. Para kaming magkapatid. Ganon? Sayang, bagay pa naman kayo. Nako, alam ko, Las. Pagsasabihan ko yan si Josephine, nasa harap ka na. Hindi ka pa nilikita. Henyo magayon. Talaga? Akala nila maiisa kanila ako? At partida na yan sa lamintim dahil wala na akong kapangyarihan. Clarice, parang bad timing mag-apply ngayon eh. Parang nag-iimpake na sila eh. Uy, Kulas! Uy! Saan mo ba si Buti? Kulas? Excuse me, ah. Class? Ano? Kumusta na? Nakabalik na ba na maayos si Tandang Manila? Oo, nakabalik na. Kinakamusta ka nga eh. Josephine, balita ko nawawala magulang ma. Gusto mo tulungan kita maghanap? Gusto mo ng tubig? Ah, hindi. Pinaparamdam ko lang na andito ako at kasama ko si Kulas. Kayo na? Hindi, ano? May gusto sana mag-apply eh. Magpapatulong sana sa'yo. Ganun ba? Sige. Sandali, ipapakilala kita muna sa mga boss ko. Tignan natin kung pwede. Namiss ka! Namiss ka! Bakos? Bakos, ba't ngayon ko lang napakita sa'kin? Sabi ko na nga ba, hindi mo pababayaan ang takda. Anong ginagawa mo dito? Ako, nayari na. Pinapunta ako ni Huling at saka ni Myong. Bakit? Nahuli kami ni Magayon. Puti na lang natakas ako. Andito si Magayon? Oo, pero wala na siyang flowers. Ang may flowers, yung anak niya, si Diana. Asa na mag-asawa? Ando sila sa bahay nila, yung malapit ka na Josephine. Kung ganun mortal si Magayon, pwede ko na siya makalaban. Alika, dali, Bakos. Hindi ba natin sasabihin kay Josephine? Hindi na. Kaya ko na ayusin itong problema na to. Kukunin natin ang mag-asawa. Alika na! Magaling, magaling, magaling. Dito lang pala nagtatago ang magaling kong kapatid. Mag-asawa. Ano ko, bale? Nasaan ang takda? Hindi ko alam. Ang
Anong sabi sa akin ng mag-asawang una, no? Kinuha mo na ang takda at bumalik kayo ng kapanwa. Sa nakikita ko, hindi totoo ang mga sinabi nila. At alam pa rin nila hanggang ngayon kung nasa na ang takda. Tama? Kahit patayin mo kami, Magayon, hindi mo malalaman kung nasa ang takda. At hindi mo kami kahit takutin kasi alam namin wala ka ng flowers. Wala akong flowers, oo. Pero meron pa rin akong utak. Bakos, sige na tumakbo ka na. Humingi ka ng tulong. Bakit ang tatakbo? Kaya-kaya ko rin si Magayon, no? Sige, lapit! Lumapit ka! Kung ayaw mong makitang patay, sisinukuan. Sabi ko nga eh, hindi ko lalapit. At ikaw, kung gusto mong makitang buhay si Huling at si Myong, sasama ka sa akin!